Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So ngayon guys, ay nandito tayo sa ating dinadiagnose na Honda CR-V Gen 1 or pwede rin to sa Gen 2 na ating gagawin. So ang issue nito guys ay high RPM at saka erratic movement ng RPM. So kahit mag aircon ka, mataas pa rin. So ano nga ba ang nagiging dahilan nito guys? Kahit ni-reset na natin sa battery, sa filter, sa throttle, sa pedal sensor at sa pedal accelerator niya, ay ganun pa rin. Tapos mabilis tumaas yung temperature. So ito yung guys, yung nagiging dahilan. So turo ko sa inyo guys. So isang nagiging dahilan nito guys, kita nyo yung auxiliary nya ay naka-direct. Pagka nag-start ka, diretso ikot. Tapos pagka nag-aircon ka, diretso rin ikot. So isang nagiging dahilan nito guys na high RPM ay ang malamig na kondisyon ng tubig sa loob. Hindi niya makuha-kuha ang tamang temperature ng tubig kasi dapat yan sa loob ng makina ay may warm water. So ngayon pinakita ko sa inyo kung bakit hindi tumitino yung RPM niya. Isang dahilan yung fan na yan na nakarekta, na dapat hindi yan nakarekta guys. Pag under ng makina, dapat hindi yan kagad ikot para mag-normalize yung temperature ng makina. Kaso laging malamig. So, magpapalya talaga yan. Pangalawa, itong radiator niya ay mayroong leaking guys. So, ang issue niyan guys, pagka nag-reset kayo, lahat-lahat na nireset sa filter, nireset sa throttle body, battery, accelerator, pedal ay hindi pa rin makuha-kuha yung tamang minor. Pagdudahan na ninyo guys yung cooling system niya kasi minsan sa cooling system maraming nakarekta. Halimbawa yung sa radiator pan, pag start ng makina umiikot kagad. So mali po yun pagka ganitong mga modelo, mga EFI na, kasi may sensor yan, temperature sensor at saka engine temperature sensor, dalawang sensor yan, engine temperature sensor at coolant temperature sensor. So makikita ninyo guys yan, oh, puro tapal na at may leakage na. So madaling ma-visualize nito dahil kulay green yung coolant at yan, oh, may mga repair na. So marami tayong nakitang mga repair yan at leaking, nagiging dahilan ng high boiling ng water at hindi rit ng fan. So mag abnormalize operation ang thermostat nito kung mayroon mang thermostat at coolant temperature sensor at engine temperature sensor dahil dito sa mga modification. Hindi dapat. So pwede yan gawin guys, yung mga modification na rekta-rekta pa eh. Kaso EFI ito. So mayroong computer na nagdi-detect sa temperature ng makina at coolant bago niya ipa-engage yung radiator pan. So ang cooling system nito ay umabot to sa throttle body. So water cooled ang throttle body. So kung hindi pumapasok doon dahil ang pumapasok na tubig ay sobrang lamig, so mag-abnormalize yung operation. So nakikita niyo yung dalawang sensor dyan, engine at saka coolant, malapit dyan sa may housing ng cooling system hose. So yan. So yan yung nagiging dahilan kung bakit ayaw mag-normalize.
So yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel Autoboyzon, at paki-follow na rin ang page natin Ubiquos TV at Autoboyzon. At yun lang, abangan niyo yung sunod nating repair at tutorial. Make.